Pero ikaw ang tatanungin ko, ano yung talagang ano mo? Ano yung talagang pakiwari mo dito? Ano yung kuminaaamoy ka? Talo ba talaga? Kasi, 'di ba? Yun lang kay Christian Stan Hardinger eh, 'di ba? Ako, I'm one with the fans. I think that was a very unusual game for us in Embra. Those are very unusual decisions made by the staff, made by the coaching staff. So, kasama ako ng mga fans na medyo questions. Snow Badua, may patutsada dito sa PBA. At pagkapanalo ng Terra Firma Jeep sa Barangay Ginebra, Dudas is Snow Badua. Sa madaling salita, ay sinasabi nga nito na benta nga ang naging laban. At MPBL, hindi nga raw magtatagal sa ere sa kabilangan ng magandang panimula at improvement ng liga. At may lihim nga na ibinunyag itong si Snow Badua about nga sa mga players ng MPBL na hindi nga pinapasahod ng tama. And worse, meron pa nga daw na hindi talaga pinapasahod totally. At yan nga ang ating pag-uusapan sa video nating ito. Credits nga pala dito kay Sir Snow Badua at Sir Dodo Katakutan para nga sa video nating ito. Nasa dulo nga ng video na ito ang full details ng napag-usapan nilang dalawa. Questionable nga para dito kay Sir Snow Badua at Sir Dodo ang pagkapanalo ng Terra Firma Jeep kontra nga dito sa Barangay Ginebra. Ganun na nga rin sa mga fans na nakapanood ng buong laro. Makikita mo nga daw ang mga unusual na pangyayari para dito sa Barangay Ginebra, lalong-lalo na nga dito sa kanilang head coach na si Coach Tim Cone. Hindi mo nga makikita na nagagalit or napoprostrate itong coach ng Barangay Ginebra sa mga nangyayari. Hindi nga daw nila nakita sa mukha ni coach na gusto nitong manalo. At isa nga sa napansin nila ay yung rotation ng mga players, lalong-lalo na nga itong si Christian Stan Hardinger na hindi na nga pinasok sa buong second half kahit nga crucial pa yung laro. Ayon naman dito kay Sir Snow na tila palabas nga lang daw ito ng PBA na paunahin or paramihin nga ang panalo ng mga teams na dating nasa baba katulad nga ng Blackwater, Terra Firma at Northport para nga daw masabi na hanggang ngayon nga i-balance pa rin yung mga teams dito sa PBA. Pero ikaw ang tatanungin ko, ano yung talagang ano mo? Ano yung talagang pakiwari mo dito? Ano yung kuminaaamoy ka? Talo ba talaga? Kasi 'di ba, yun lang kay Christian Stan Hardinger eh, 'di ba? Ako, I'm one with the fans. I think that was a very unusual game for us in Embra. Those are very unusual decisions made by the staff, made by the coaching staff. So, kasama ako ng mga fans na medyo with questions, all these questions running in my mind. So, and needing answers right now. Oo nga. Oo, medyo ano rin eh. Ako, hindi ko rin alam kung ano yung isasagot ko eh. Di ba, boss? But anyway, boss do, ano yun lang kita? Ito na, lipat na tayo ng topic natin, ano? Teka, I'll just pause for a short break, boss. Tapos pag-usapan na natin itong MPBL, no? Kasi medyo maganda din. Yes. Nga lang, minsan they're shooting themselves sa sarili nilang paa. No, I'll just pause for a short break, boss. And ito, mapapasinin nyo, binibilisan. Pero remember in that game, right? Oh. At ngayon, kung hindi nagtuloy-tuloy yung rally na yun, at some point, you have to find a way to get si Stan back into the game. Correct. Hindi kaya, boss, hindi kaya itong Terra Firma, no? Eh, tsaka itong Northport, pinag-iipon ng panalo para dun sa bandang dulo, pagka-crucial na, tsaka, di ba, may mga po pwedeng, di ba, hindi ko naman sinasabing ilaglag na laro, di ba, boss do? Ang daming accusations that it was rigged. Oh, bakit? Napansin mo ba yun? Nakita ko, boss, doon. Gusto ko mala, actually, hindi ko napanood yung laro, pero parang naiintriga din ako kasi parang 4.5 yata yung odds. Diba? And tama ba ako, boss, doon? So, meaning to say, dapat lamang lang ng lima. Diba? Panalo na yung bangka, kung sino man yung bangka. Pero ang lumalabas, boss, parang sumagad pa eh. Diba? Sabi ko nga, yung online betting kasi ngayon, boss, hindi na lang yung kung ilan yung lamang. Dati ganun eh, over and under eh, di ba? Meron na rin ngayon unang magdi-dribble, ay unang possession, unang titira, unang makakashoot.
'di ba? Eh ito, baka may pusta na rin diyan na ilan yung magiging labang, walang pumusta nung ilan yung naging bentahe kahapon nung Terra Firma. Ito naman ay yung naging usapan nga nila about dito sa MPBL, sa game fixing at kung tatagal daw ba ang liga. At about nga rin sa mga pasahod na hindi na ibibigay sa mga players. Tapos biglang sasuffer ng mga humps, no? Every now and then because of some decisions or some issues, controversies. Pero do you see na natatagal, no? Itong liga na to, Boss Doc? Kasi ito yung parang nakikita natin ng mga fans ngayon na po pwedeng magbigay ng matinding hamon loud that the PBA is struggling, di ba? On the surface, napakaano eh. Pag nakikita mo, parang, uy, 30 teams to. Nilalago ko saan-saan. 32 na, ha? 32 na to. 32 na ba? Oo, may... Ibig mo? Pumasok yung Abra. Abra. Pangasinan, Tarlac. Tarlac, 33 na. 33 na to. Ibig mo? Napaka-encouraging, di ba? Parang makita mo ba? This league must be, you know, growing and, you know, and improving and, you know, di ba? But may mga underlying problems that aren't being addressed. And that's yun ang problema ko sa MPBL. Marami siyang ano eh. Napaka, one, I think they brought it upon themselves. Kasi with 33 teams, napakahirap kontrolin yan. Di ba? Napaka, dapat you'll have the, yung machinery mo, sinlaki ng NBA for you to control a league composed of 33 teams. Di ba? And yung mga, because of that, ang daming underlying issues, di ba? One is organization. Second, game fixing. Di ba? Third, yung mga personalities mismo na involved sa mga teams, di ba? Di ba? Hindi mo alam kung were they properly vetted, di ba? Were they, you know, was a proper screening done, di ba? From the team officials, team owners, coaches, pwede ba? And knowing na kailan lang nagkakaproblema kayo sa game fixing, di ba? In fact, nagka-purge nga kayo na purge open close quote, di ba? Na kung di kayo pumunta sa Senado, di na isawalat sa publiko, di ba? Now, mag-expand pa kayo and then you go from X team to 33 teams tapos without properly addressing all these underlying problems, then yun ang ano ko eh, diba? Those are the questions that keep me from saying na yung business model ng MPBL is very sustainable. Diba? I don't think it's really sustainable. So, Ano yung mga posibleng makaharapan ito na problema in the future aside from yung mga issues na yan sa game fixing? Mamaya, babalikan natin yung game fixing na yan, boss. Ano pa yung mga nakikita mo magiging, na-foresee mo na magiging problema nito? Siguro, numero uno dito, budget ng mga teams to and how these teams can sustain yung kanilang presence, di ba? Oo, paano mas sustain? Considering na yung ano pa lang, yung franchise fee pa lang, it's already preposterous. Diba? Medyo, tapos, gagastos ka pa sa day-to-day operations, di ba? Na, ano ba yung, ano ba yung balik sa'yo? I mean, at least sa PBA, one is, may mga tax breaks yan, di ba? When you spend X amount of money sa PBA team mo, which is considered a, form of advertising, mayroon kang tax break, di ba? Pangalawa, mayroon kang revenue pagdating sa, that comes from TV coverage. Kasi nga, binabayad na ano yan, di ba? Binabayad ng TV5 Signal Group yung rights to broadcast the games. Tapos, at the same time, may share ka ng ano, di ba? May share ka ng ticket sales, di ba? Lalo na kung nagpapanalo ka, you have a bigger slice of the cake pagdating sa revenue. It's a MPBL, sa ano yun, di ba? Ano yun? They have no revenue from income, from wala TV to eh.
Walang TV yan eh. So, kaya nga, so paano magkakaroon ng revenue sa broadcast rights? Tapos ticket, hindi naman ganun ka-significant sa mga ano. So, eh, ano yung ano, but, so, kung if you're a team owner, may hindi ka sa basketball, maybe, di ba? And maybe you have a deep pocket, di ba? Pero, pag tulak ka ng tulak, bunot ka ng bunot, until what point? So, yun ang, unang, we go back to the first problem that I pointed out, which is sustainability, di ba? Dito, boss, ang isang nakaka-concern dito, boss, is una, kung bago kang team, magbabayad ka ng 20 million. May iba raw, parang oh, 50 million pa. O, paano mababawiin yun? Di ba? Tapos, pasensya na ho kayo doon sa iba, katulad ni Joe Louis Tambong, binibilang yun, di ba namin? Eh, nagbayad ka na ng 20 million. Okay, assuming na 20 million yung binayad mo sa franchise fee. Gagasta ka pa ngayon, boss, ng at least 13 million per conference para dun sa maintenance ng team mo, pasweldo, etc., etc. Pagka yung mga high-end ka ng mga teams, katulad ng San Juan, Pampanga, Nueva Ecija, papalo pa ng benching ko yan. Kada taon, ha? Kada taon. Oh, 25 million yan. E, paano pa, boss, yung additional at least 13 million mo para sa gastos mo sa biyahe? Hebre, lilipat-lipat ka. Punta kang Jensen. Pupunta ka ng may Bicol pa ba? Bicol. Pupunta ka ng BBL, boss, is 20... packs lang eh per team eh. Tapos ngayon ang mahirap pa ho dyan, ang hindi na MPB, hindi ho MPB lang sumasagot dyan, yung host team. So kung mag-host ka ng isang koponan, swerte mo kung taga Maynila ka, pero kung taga probinsya ka, i-host mo yung darating na mga team sa'yo, sasagutin mo yung hotel, di ba? Alam ko sagot din yung pagkain. Oh, so mga teams na to, at ano ang pakay nila sa pagsali? Kasi may iba mga teams yan, boss. Wala naman dalang mga produkto eh. Oh, for example, yung Pampanga. Yung Pampanga, given na yan. Kasi ito, parang binibigay nilang regalo na. Ano to eh? Sports program to nung probinsya eh. So may purpose. Di ba, boss? Do? Yeah. Eh, ibang mga team na wala naman nung dinadalang LGU. May LGU yung dinadala, pero hindi yung tinutulungan ng LGU. Pero wala rin nung dinadalang produkto. Oh, ano ang pakay niyan? Di ba, boss? Do? Tama. Tapos yes, pag-uusapan natin yung salitang game fixing. Oh. 'Di ba? Yan 'yung ano, alam mo boss, no, ako yung commissioner ng MP.